Ayan, so luto ako ng lakini at si Canton. Ayan, nagay din sa takot natin. Kasi luto na yung noodles. Tapos nung nilalagay ko na tong seasoning, yung soy sauce, makikita natin puno siya ng bubog. Nung una nagda-doubt ako, kala ako hindi totoo yung sinasabi nila, may bubog yung mga seasoning. Then suddenly nagtatawad ako lang sila. Ngayon nandito ako, parang mag-ingat po tayo sa pagkukonsum ng lakim eh. Lalo na po, okay na yun, yung noodles okay lang po, pakuluan nyo pagkatapos i-stray nyo. Pero pag ilalagay nyo na yung mga seasoning nyo, check nyo muna bago nyo sila ibuhos para sa safety ng mga bata. Pag makonsum yan ng mga bata, delikado. Pati rin naman po kahit matanda, pagka napakalaking bubog po nito, siguro nasa ano po ito, 1/4 inches, ganyan. Sa mga 4 centi, si yan, mga nakakasugat to. Pag ito nakonsume mo, pumasok sa bituka mo, pwede yung ano, pwede yung maging kasugat ng internal organs mo. So mag-ingat po tayo. Ayan po. So, tutunin natin ang lahat ni payo ni Kuya Mark. Bago kumain na lang kami, check mo muna yung ano nyo. Check mo muna yung season nyo. Wala kami, you need to pay attention for this. Kasi makawalan kayo ng customer. Masarap yung produkto nyo, pero kung ganito naman yung safety ng mga consumers ang nasa sakripisyo, kailangan po natin medyo masipit sa quality. So, thank you. Sa mga kaibigan natin dyan, ingat-ingat lang po tayo. Ayan, so ito po yung part 2 ng dahini natin with bubog inside the soy sauce. And so pag nakita mo na, hindi pa po natin nabuksan, nabubuksan ko pa lang po yung mantika niya, pero yung soy sauce hindi pa. So I stopped doing it kasi sinicheck ko yung iba kung meron din sila bubog. So yung iba wala naman, yung iba meron. So bubuksan natin ngayon yung soy sauce para makita natin kung ano yung nasa loob niya. Wala pong edited dito. Mga na nakikita nyo yung actual na nangyayari. Just pour some bit of water para mahugasan yung kulay. Iniisip ko kung parang salt siya na nabuo sa loob ng package kasi soy sauce yung ginamit. So ngayon yung content na parang salty characteristic ng asin, ng toyo, na-convert sa solid.
na hindi sa tagal ng panahon, pero hindi natin yung after na ang bubog na mas makita natin. Okay, you're back for 2024 Part 3, Bubog on Soy Sauce. Ayan, so, ganyan pa rin yung setup. Nandito pa rin kita umalis. Bukas ulit tayo ng isa. Tinulungan natin yung kanyang soy sauce. Siguro mga 6 to 7 pieces ng isang alinit ng isang bando. Makakita kayo yung mga apat. So ito, iniwalay na natin yung sabihin natin yung bubog na sinasabi nila. Pero may teorya na naisip ako na pwede siyang bubog dahil dito sa salty property na toyo. So, once and for all, patry natin siya. Ang gagawin natin yung isi, lagay ko siya sa tip ng ating bila. Gagawin natin yung candy lips, see what we have. Bubog natin ito, so syempre we will be extra careful. Pwede rin naman siya maging bubog. Let's find out kung bubog siya pa. Kasi naman. Maalas siya. Natutulaw naman siya. Malaki siya. Yeah, so right here. Conclusion dun sa lahi ni. Yung tinikman natin siya, yung solid crystallized parang bubog. Nadidissolve siya sa tongue. Pagkatapos salty. So my final conclusion on my opinion is ano siya? Salty property siya ng toyo na namuo. Dahil maybe sa tagal na panahon, maybe because of the temperature. Kasi ito na-travel yan. Travel abroad. Yeah, travel sa buong Pilipinas. So, we don't know what is the chemical reaction happening inside the soy sauce packet. So, ngayon, I will still eat laki niyo kasi napakasarap talaga niya. Safe naman siya kainin. Ngayon, kung natatakot kayo, just set aside the soy sauce. Kung nakakita kayo naman, ganun kagay niya lang yung mga tiga. Ito nyo lang naroon kayo. Masipa. Sarap. Sarap.